Hello mga ka-LK! Maayong hapon sa inyong tanan din ha! At nandito naman kami sa bukid dahil nga weekend. Pumupunta kami talaga dito kasi ang presko ng hangin dito sa bukid. At saka binuksan ko na lang din tong bagong air fryer namin kasi mag-iisang taon na to dito sa amin simula nung binigay eh. Susubukan natin lutuan. So gagamitin natin ngayon, itatry natin kung maluluto ba talaga yung lulutuin natin baboy. So bago ang lahat, nilinisan ko muna to bago ko gamitin. Ayan, maliit lang pala yung laman nito sa loob pero pagkakasyahin natin. Kukunin ko na muna yung minarinate kong karne. Medyo marami-marami nga yung minarinate kong karne. Hindi ko alam kung magkakasya to dito lahat. Pero sa tingin ko hindi naman. Kaya magkakasyahin natin yung unang lulutuin. At dahil nga first time kong gumamit ng air fryer, so magte-testing lang muna tayo ng dalawang slice ng baboy. Kasi hindi ko po to talaga nilaga. Dinretso ko na lang para matry kung talagang maluluto siya. Kung ilang minuto, kung ilang oras siya maluto. Yun. At ayun na yung sinasabi ko kung ano-anong pinipindot ko dito. Pasensya naman, di naman tayo perfecto. So lulutuin lang muna natin to ng 15 minutes for 150 degrees Celsius. At eto na po yung naging itsura niya after 15 minutes. So babaligtad lang natin to para yung kabilang side naman yung maluto. At pagkatapos lutuin natin ulit ng 30 minutes. Isagad na natin yan ng 30 minutes para maluto talaga siya. Okay, makaraan ng 30 minuto, ito yung itsura niya at mukhang hindi pa siya crispy. Hindi pa crispy yung balat niya. Medyo matagal pala magluto dito, lalo na kapag hindi mo nilalaga yung karne. So ulitin natin ng pagluluto, mga 25 minutes na lang. At dahil natapos na yung pag-aantay natin, ito na yung baboy, luto na siya. Etong luto na talaga to, yan. Kukunin ko lang to dito at ililipat ko sa lalagyanan. Pagkatapos, maglalagay na tayo ng ilaw na karne. So tatlo na yung lalagay ko dito para maluto na talaga lahat. At pagkatapos nun, lulutuin natin to ng 30 minutes. Unang luto muna 30 minutes. After 30 minutes niyan, hindi pa naman niya maluluto. So, medyo matagal pa, kaya itanim na muna natin yung dalawang sayote. At dahil may oras pa tayo, kaya dalian natin, lalagay natin doon sa dulo. Ay hindi pala, doon sa pinagtaniman ko na lang ng ampalaya kasi wala na yon. Sa gilid ko lalagay. Ayan. Hingi sa sinigura. Parang nakakatuwang tingnan kapag may sayote dito nakasabit na may bunga na, diba? Ganito ko lang po itatanim yung sayote. Magbubungka lang tayo dito, tapos ilalagay natin yung sayote, tatakoban natin ng lupa. At kapag nalagay na po natin dito at natabunan na ng lupa, diligan po natin. Dahil dalawa yung itatanim ko, ilalagay ko lang dito sa tabi yung isa. Pagkatapos po natin matanim yung sayote, diligan lang po natin. So mga ilang araw, balikan natin kung tumubo ba siya. At saka huwag po kayong mag-alala pagkatapos ko po magtanim dito. Maglilinis po ako ng mabuti sa kamay ko at sa buong katawan ko po para pagbalik ko po sa niluluto ko, hindi po ako maalikabo. Ganun po. Katanim po natin ang sayote, diligan po natin. Ayan. Dahil po meron ako nakitang bunga ng pipino, kukunin po natin yan. Gawa ng luto nga tayo ng karne. Masarap to ihalo sa karne. Kuha tayo ng pipino. Kasi air fryer tayo ng ano. Tagak. Natin kasama daw. At dahil nakakuha na tayo ng pipino, babalik na tayo doon sa ating niluluto. Baka tapos na yon. Meron na tayong panghalo dito sa ating baboy. Napaka-timing naman, katatapos lang maluto. Ayan, lutong-luto na talaga to. I-slice lang natin kung talagang pwede nang makain. Pwede na po natin i-serve kasi nga luto na siya. Hanggang dito na lang po muna. Maraming maraming salamat po sa manonood. God bless po sa ating lahat. Bye!